Grocery lang tayo ng konti. Kasi, kasi ano, pasok na uli bukas. Yun lang naman ang buhay natin dito sa farm eh. Trabaho, grocery, trabaho, grocery. So kahit pa paano naman, okay na rin kasi mas nakaka-save tayo kumpara sa labas ng labas, pasyal ng pasyal. Mahirap lang talagang kumilos dito kapag wala kang sasakyan kasi hindi ka kagad makakaalis, kailangan mo pang mag-rent ng mag-taxi, ganun. Kahit naman papano dito sa amin, malapit naman kami sa lahat. Hindi naman kagaya nung iba na talagang, kasi may mga province po dito na ano eh, na ano, ang lalayo. Sabi nga nung kaibigan ko, Perds, layo pala nung napuntahan namin. Akala ko nung una, sabi ko, pagdating ko dyan, magbablog-vlog ako, magaganon daw sila. Hindi na nangyari. Kasi nga daw, araw-araw, puno yung mga dinadaanan nila, mga, ano na, malalayo sa city. Tapos, may mga, pag may mga event daw, mga concert, hindi daw sila makapanood. Kasi nga, sobrang layo. Tapos, ang nangyari daw, trabaho-bahay na lang sila. Tapos, naglalakad sila, wala silang service. Well, anyway, may nagtanong nga pala sa akin, guys, kung worth it pa daw bang mag-Canada. Kasi sabi nga nila, lagi na lang napapanood nila, buhay Canada, buhay Canada. Food has become so unaffordable in this city that even people employed with full-time jobs can no longer buy groceries. That's according to a new report by Feed Scarborough Food Bank, which has seen a startling 112% increase in visits since last year. Think about it. You're working 40 hours a week, but you still cannot afford food, which is a basic human right. More than half of those employed reported low-income Canada, as their reason guys for accessing a food bank. What does that say to you? That says that we have precarious employment, number one. That says that our housing and other expenses are so high that they are often food is somewhere where they compromise. It's no secret that Canadians are feeling stretched. I stopped going out and I don't even have Wi-Fi anymore. I used to live in downtown, so I moved back home. Between the higher cost of living and higher interest rates meant to wrangle inflation, it appears many Canadians have racked up costly debt. Half of my paycheck is going into like paying off the credit card. It's just ridiculous. Housing is too expensive, food is too expensive, childcare is too expensive. Ano bang meron sa Canada? Bakit pinagkakaguluhan ng Canada? Yun po yung mga tanong nila nung mga nag-message sa akin itong mga nakaraan. Sir, worth it pa rin ba mag-Canada? Kasi ba't parang puro Canada yung mga napapanood namin? Nakakalimitan, parang nagkakagulo sila pagdating sa Canada. Sa totoo lang po, kung ako uli ang tatanungin ninyo, ang masasagot ko po sa inyo niyan ay ganito. Para sa katulad ko na ang buhay nga sa Pilipinas wala naman talaga. Na minimum ko nga, sabi ko nga sa inyo, yung minimum ko sa Pilipinas 350 a day. Tapos yung gastos ko 250. So makakapagtabila ako 100. Minsan hindi pa nga naitatabi yun. Kasi pag nagkayayaan na ng mga, halimbawa, mga kaibigan natin, nagkayayaan na mag-share-share man lang. So yung 100 mo baka kulang pa sa ambagan. So ganun po talaga yung ano, yung buhay sa Pilipinas. So kung tatanungin niyo po ako kung worth it pa bang mag-Canada, para sa akin po worth it na worth it. Kasi talagang yung buhay ko dito at yung kinikita ko dito, hindi ko kinikita sa Pilipinas. Pero dun sa mga tao na magaganda na ang buhay sa Pilipinas, then nagpunta dito para isugal yung buhay nila sa Pilipinas, na iniwanan nila yung buhay nila sa Pilipinas. At pagdating dito, mararanasan nila yung hirap na hindi nila naranasan sa Pilipinas. Yung mga nasa Pilipinas na may mga tagapag-alaga, may mga yaya, may mga katulong. Ay ako po, wala talaga kaming katulong eh. Wala nga akong naranasang ano, lahat ako. Lahat akong ano, wala kang ibang asahan. Magtatrabaho ka, tapos ikaw din ang gagawa lahat ng gawain sa bahay. Hindi naman tayo yung tipong sumasahod ng 10,000, 20,000 pataas monthly. Ay kung natatandaan ko nga ang sahod ko dati sa Pilipinas ay 7,000 per month.
8,000 per month. Kahit nung naglago na ako sa Nidec, that time dumayo pa ako ng Laguna eh, kasi ang salary ko nun sa Pilipinas dati sa amin sa Lucena ay 100 per day, 150 per day, hanggang sa ano, dumayo ko ng Laguna. Kasi sa Laguna, sa Technopark, ang sahod dun ay 237 per day. So ganun, ganun po dati ang kalakaran sa amin doon sa Lucena, sa Quezon. Ang mataas-taas na rate dati, Laguna, yan. Kaya halos marami sa taga Quezon na dayo pa ng Laguna, mga electronics company, Science Park, Technopark. Kaya talagang sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay, hanggang sa nakarating ako dito sa Canada, talagang masasabi ko, sa lahat ng bansang pinagtrabahuhan ko, pinaka-worth it itong Canada pagdating sa salary. Sa akin po yun, ha. Sa akin po pananaw yun. Kasi hindi ko nakukuha yung sahod ko dito nung nasa Pilipinas ako. Hindi ko kinikita yung kinikita ko dito nung nasa Pilipinas ako. Pero lagi ko naman po ito nababanggit, hindi na ito bago sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, kung ako yung pinagkalooban ng magandang buhay sa Pilipinas at malaking sahod, baka hindi ko naisip itong mag-abroad. Pero sa totoo lang po, ito po'y base sa obserbasyon ko na gusto kong ma-share sa inyo, sa mga kababayan ko. Lahat halos ng matanong ko dito na Canadian, sinasabi nila hindi na maganda dito sa Canada. Pero lahat halos ng kababayan natin na mga Pilipino, lagi nila sinasabi worth it ang Canada, maganda ang Canada. So magkakaiba po tayo ng pananaw. Gaya nga ng sinasabi ko, depende siguro sa pananaw sa buhay at sa karanasan sa buhay. Kasi ako talaga, kung tatanungin nyo, masasabi kong worth it pa rin, maganda pa rin. Kasi hindi ko naman kayang kitain sa Pilipinas yung kinikita ko dito. Pero alam nyo po, ito kahapon naka-duty ako. Sabi ni boss, kasi si boss pag ganitong ano, ngayon, ano eh, pag ganitong mga spring, natambay si boss dun sa likod namin eh. Actually hindi sa likod, sa loob. Habang kami nagmi-milking, nakatambay siya sa likod, nagtutubig, nagsha-shower ng mga napatak na dumi. Tapos nakikipagkwentuhan. So nakausap ko si boss, nakikipagkwentuhan sa akin. Sabi niya sa akin, "Purds, what's your plan here in Canada in the future?" So ako naman, sabi ko, gusto ko magkaroon din ako ng ganito kalaking farm, kagaya ng farm mo. So sabi niya sa akin, binibiro niya ako. "Purds, cattle farm," sabi niya sa akin, ganun. Tawa ako. Inibiro niya akong ganun. Sabi niya, "Gusto mo bang bilhin tong farm ko?" Sabi ko, "Hindi ko kayang bilhin to. Masyado nang malaki at mahal to." Sabi ko, "Gaano ba kadaming baka ang pwede kong simulan kung sakaling mag-start ako ng business dito?" Sabi niya, "At least 25 pwede kang magsimula." "Ha? Ay, yung baka mo, libo-libo ka ako eh. Tapos 25 lang pwede na magsimula." "Oo, pwede kang magsimula." Then na-share niya sa akin, doon kami nagkakwentuhan. Na-share niya sa akin, sabi niya, "Alam mo, when I was a kid, yung dad ko pumunta dito sa Canada." "Ha?" Sabi ko, "Pumunta dito sa Canada, hindi ba kayo talagang Canadian talaga na ano, as in talagang born Canadian?" "Hindi. Yung dad ko 1940s nang dumating dito sa Canada." "Ah, so immigrant pala sila. Kasi lahat ng amo namin sa buong pagkakakala namin is Canadian." "Well, Canadian na sila. Naging PR sila, then naging citizen. So ngayon, Canadian citizen na sila. Pero nung dumating sila dito is immigrant." Yun yung explanation niya sa akin. Dad daw niya dumating dito 1940s. So nung 1940s, nagsimula as worker hanggang sa na-PR, hanggang sa naging citizen. And then sa ngayon, ayun na, nung naging citizen na, nag-start siyang mag-business dito. Hanggang sa nagkaroon na sila nito, nitong cattle farm na to. And then, yun nga, nung nag-start na sila, nagkaroon na sila ng business sa cattle farm, doon na sila nag-start kumuha ng tao. So, yun lang yung na-observahan ko, guys. Marami dito ang Canadian citizen na, pero before sila ay temporary foreign workers din pala dati dito. Then nagkaroon sila ng business. So yun yung isa sa magandang opportunity na makukuha mo dito kay Canada. Yun nga lang, pagtatrabahuhan mo yun, hindi na siguro ikaw ang tatamasa nun. Baka yung mga ano mo na, next generation na, mga anak mo na, apo mo na, na kung darating ka dito as landed immigrant,
And then in the future, yung mga anak mo, ako muna, baka sila na ay Canadian citizen na dito at may business na, sila naman yung nag-hire ng mga tao. But ito pa yung isang sinabi sa akin ni boss na medyo ano, tama naman, may point naman siya. Sabi nga niya sa akin, hindi na worth it mag-Canada. Ha? Sabi ko, paano mo nasabi? Sabi niya, there's a lot of countries na mas worth it kesa dito sa Canada. Sabi niya yun ha, Canadian citizen na yun. Sa kanya pa nagmula yun. Ang sagot niya sa akin, yung dati daw nung dumating sila dito, talagang maganda pa. Sabi niya, hindi na daw maganda ang Canada, lahat tumataas. Hindi na daw, ano, puro, ika nga, puro negative na yung mga sinasabi niya regarding pagdating sa Canada. Sabi nga niya sa akin, bakit kayong mga Pilipino? Ang daming naghahangad sa inyo makarating dito. Sabi ko, sir, mahirap ang buhay sa amin. Sa amin talaga, yung sasahurin mo ng isang araw, gagastusin mo sa isang araw, o baka mas malaki pa yung gastos mo sa isang araw. Tapos, ang hirap makahanap ng trabaho, kalimitan pa, may discrimination sa sarili mong bayan, na ang nangyayari, hinahanap is college graduate, kahit na yung trabaho, eh, ganito, ganyan lang. Dito po kasi, sabi ko sa kanya, kahit na undergraduate ka, yung sahod mo, pang manager na sa Pilipinas. So, sabi niya sa akin, ah, so kaya para sa inyo, worth it talaga dito sa Canada. Kasi sila ay eh, mga Canadian citizen na, dito na sila, for so many years na dito na sila. So, yun nga sabi niya, hindi na daw maganda ngayon dito sa Canada. Sabi nga niya, maraming bansang mas maganda kumpara dito. Kaya nagtataka ako sa inyong mga Pilipino, bakit nagsisiksikan kayo dito? Eh, sabi ko, sir, kanya-kanya po kasi ng ano yan eh, ng karanasan sa buhay. So, marami po kasi dito sa Pilipino ang kaya pumupunta dito ay hindi nagkakaroon ng magandang kapalaran sa Pilipinas. Sometimes dahil sa gobyerno, dahil yung mga karanasan nila hindi maganda sa gobyerno, and yung hindi nila makuha yung ganung klase ng sahod sa Pilipinas, kaya dito nila hinahanap. So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, case to case basis, hindi lahat nung pumupunta po dito ay kaya pumunta dito eh dahil ano lang, dahil masabing gusto lang makarating sa Canada. Yung iba talaga hindi nagkaroon ng magandang karanasan sa Pilipinas, hindi nabiyayaan o nabigyan ng pagkakataon na to prove themselves na ano, yung kasi may mga skilled worker tayo sa Pilipinas na babaliwala po eh, na ang sahod lang ay ganito. Talagang kalimitan pa naman doon sa iba nating kababayan, masisipag talaga. Kaya nga lang, pag gagamitin mo lang ay basta yung sipag, hindi naman sasapat para bumuhay ng pamilya. So baliwala din. Unlike po dito, pag nagtiis ka, pag nagtiyaga ka, kahit papano may kapalit, mabibili mo yung mga gusto mo. Compare doon sa pagod ka na sa Pilipinas, pero lahat ng kinita mo, saglit mo lang gagastusin. Eh dito po, kailangan lang talaga marunong kang humawak ng pera, matipid ka, eh talagang ano, kung gusto mong mag-for good sa Pilipinas, after ilang years ng pagtatrabaho mo dito, makakapag-business ka na sa Pilipinas, makakapag-pundar ka. At totoo lang po, maraming ako mga bagay na meron na ngayon na wala ako dati. At buti na lang, kahit papaano, may mga nag-guide sa atin on how to handle my finances, yung mga tamang paghawak ng pera. Ganitong mag-gas dito. Kanya-kanya kayong salin, eh. Kayo kayong mag-ooperate niyan. Hindi ka gaya sa Pilipinas na may gasoline boy pa. So, less hassle. Kasi dito talaga, kayo lahat ang kikilos pag mag-gasolina kayo. Ipili ka lang dyan kung 87, 89, 91. And then, yan. Kakargahan mo na yung sarili mo sa sasakyan. Hindi ka gaya sa atin, di ba? Kailangan pa ng gasoline boy. So, dito wala na. Hindi na kailangan ng ganun. Isasuggest ko nga pala sa inyo yung kay Chinkitan, magbasa-basa kayo nung ano, marami akong natututunan kay Chinkitan eh, yung Diary ng Pulubi. Example, ito bigay ko na lang din sa inyo yung sa Diary ng Pulubi. Isa sa nagustuhan ko doon, yung ang Pilipino daw, napakaraming holidays, lahat ng holidays nagse-celebrate, kaya instead na makaipon, lalong walang naiipon.
kasi halos lahat na lang ay napunta sa celebration. And mahilig ang Pilipino sa mga sale. Sale lang ganito, sale lang ganyan, sale lang ganun. So laging ganun yung kanyang ano, pananaw ni Pilipino. Kahit hindi kailangan, bibilin kasi naka-sale. Kahit mayroon pa siyang ganito, bibilin kasi naka-sale. So ang ending, tambak-tambak yung mga ano, wala siyang ipon. So napakahilig natin sa sale. Kaya yun yung isang bagay na nagpabago sa akin dito. Hindi na ako masyado bilhin ang bili. Kasi sabi ko, bibili ako nito dahil naka-sale. Bibili ako ng ganito, sapatos na naman dahil naka-sale. So ang ending, tambak yung sapatos ko, hindi ko nasusuot. So instead, naipunin ko na lang at i-invest ko dun sa mga bagay na talagang nag-appreciate yung value. For example, yung gold, yung properties, yung lupa, yung mga tumataas ang value. Ang sasakyan, hindi ko pa po masyado priority ang sasakyan eh. Kasi ang sasakyan po, eh, as long as it can bring you to from point A to B, okay na po sa akin yun. Hindi ko kailangan ng mga ano, mga mamahaling sasakyan na after a year or pag inilabas mo na sa dealership, depreciate na kagad yung value niyan. So yun po yung based on my observation. Kaya sabi ko, yung pera ko dadaling ko doon sa talagang kumikita, tumutubo, tumataas yung value. Ayoko doon sa mga bumababa ang value. So yun nga guys, sana nasagot ko yung tanong niya kung worth it pa rin po bang mag-Canada, kasi nga po depende po yan sa pananaw ng tao at sa pinagdaanan niya sa buhay. So kung makatulad ko po kayo na isang kahig isang tuka na talagang para makaraos sa araw-araw kailangan mong pumasok, maghanap buhay, wala kayong kakainin kapag hindi kayo nagtrabaho, eh para sa akin worth it pa rin po ang Canada. Pero kung kayo mga professional sa talagang may mga sinasabit, may mga yaya na sa Pilipinas, talagang nakakapag out of town, nakakapag outing pa kayo buong family, nakakapag out of the country, eh tapos pupunta kayo dito, anong po bang hinahangad ninyo kaya kayo pupunta dito? Habol niyo yung PR para may iba naman yung bansa, kasi medyo nasusuka na kayo sa gobyerno natin sa Pilipinas, kasi iba-iba po yung ano eh ang sitwasyon at iba-iba kasi yung iba-iba yung kanilang dahilan kaya sila nagpunta dito sa Canada. So kung may mga ganun kayong dahilan kaya kayo pupunta dito at talagang gusto niyong matakasan ang buhay sa Pilipinas na hindi niyo na hindi kayo nagkaroon ng magandang karanasan diyan, talagang para sa akin, kailangan yung yakapin yung buhay na dadatnan nyo dito, as in yung back to zero at yung mga profession ninyo na talagang hindi nyo agad-agad magagamit, kasi talagang kailangan mag-start kayo from zero para makaakyat kayo doon sa hinahangad yung buhay na dadatnan nyo dito sa Canada. So see you guys sa next vlog. Maraming salamat po sa panonood at walang sawang sumusuporta. Marami pong salamat sa inyo. Hope na makapagbigay pa tayo ng maraming kaalaman at informasyon sa mga nangangarap makarating dito sa Canada. So I love you all guys. See you, don't forget to subscribe, like and share this video para doon sa mga kababayan natin na naghahangad makarating dito sa Canada. I love you all. God bless. Bye-bye.